Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisip murain at matawa na may pamilya kumakain ang kulang sa dalawang beses sa isang araw, minsan wala mang panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nila? Ngawang dadaputin at kakainin ng batang guto. Alam ba ng mga husgado at lahat ng buko na merong mas masahol pa sa habol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na inagaway maglaro, magpusay abos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis kayo sa kamay at paa na manhit sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso, bagpus isang taong gulang na kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan o yung pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay, sa akin kayo ay makinig. Mga balita gikan sa banwa ko, gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwa gisa na to. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at tukha sa pananaw? Ang kapalit ay hapis at pagluloksa. Pare-parehong sundalo, Muslim ano Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupang pinangako? Respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawi hindi makadapo, may pakpak na limitado at nakakulong sa seldang may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-abos ng dugo at ang kapayapa ay mahawakan ang buong buo? Yan ba ang kwento o tanong na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na inabi? Duol mga kaigsuunan, upaminaw ka mo. Una ko'y dala ng mga balita ikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwag isa na to.